Bagong bili ni Aris ang kanyang second hand na sasakyang AUV. Yun lang, tila kalbaryo para sa kanyang paglalakad ng replacement sa plaka. Ang plaka kasi ng sasakyan niya ay noong 2004 pa. Yung dating may-ari, sabi niya, 2016 niya in-apply yun. 2016 pa. Kaso wala pa hanggang ngayon. Siyempre, nag-upgrade para may pareha din sa mga bagong plaka na ngayon. Di ba isang kulay na yun? Ganito rin ang problema ni Edgar. Hindi ko na natanong kasi nung binili ko to, parang biglaan lang na ano, kaya hindi ko na natanong. Although naka-registered naman siya nung nabili namin. Noong Hulyo taong 2013 kasi, inilabas ng Land Transportation Office ang Memorandum BFT-2013-1172. Ito'y sa pagsusulong ng Motor Vehicle License Plate Standardization Program na layong mapabilis ang pagtukoy sa plaka kung ito ba ay peke o hindi, pagdaragdag ng security features at iba pa. Yun nga lang, matapos ang isang dekada, ang ibang naglakad ng plate replacement, hindi pa nakukuha ang bago at standard na plaka. Nagkaroon po ng temporary restraining order dati, yung sa issuance ng mga plates na yan, yung mga replacement plates. Tapos nung nagkaroon ng temporary restraining order, hindi po na i-release. Natenga po lahat yan, yung mga plaka. And then nung nag-change po ng mga administration sa LTO, bali yan po yung natutukan. Malilately lang po, last year po, yung as in naayos po nila yung sa mga natenggang mga plaka. Katunayan, ang ilan sa mga sasakyan na ibenta na at iba na ang may-ari. Ang problemang yan, nais na ring matuldukan ng Land Transportation Office, Baguio. Katunayan, taong 2022 pa, nang unang matanggap ng kanilang opisina, ang unang batch ng replacement plate, Pebrero taong 2023. Nakumpleto na ang replacement ng mga plakang nagtatapos sa 1 hanggang 9 habang inaantay pa kung kailan darating ang mga plakang nagtatapos sa 0. Matagal talaga kasi 9 years na yung nakaraan, yung tutusin. So panawagan po sa guwan mga motorista na nagbayad ng mga replacement plates noon 2015. Sana kunin nyo na yung mga plaka. Anyway, kayo naman mismo ang nagbayad. Dahil sa matagal na pag-aantay, karamihan sa mga bagong plaka ay hindi na nakukuha. Mula kasi sa higit 10,000 plaka sa Baguio, 4,000 pa lang sa mga ito ang nakukuha. Talagang iniisa-isa namin isegregate yung mga plaka na yan, i-determine kung anong barangay nakatira yung mga owner. Ayun, ang ginagawa namin, sinesegregate namin per barangay. Para mapabilis ang distribusyon ng mga bagong plaka, katuwang ng LTO sa distribusyon ang barangay, maaari namang sumangguni sa kanilang Facebook page na DOTR Cordillera Region para malaman ang anunsyo ng ahensya sa mga bagong plaka. Jose Robert Vitor para sa Luzon Headlines.